So, hindi ko alam kung paano ko to sisimulan, kung paano ko tatapusin yung journey ko. Journey sa pagiging college student. College! Ano nga ba yung college for me? So, tinanungan ko yung sarili ko, ano ba yung college para kay Trist. Para sa akin, yung college, isa siyang constant battle nung dreams mo and aspirations mo in life. And it is an avenue for learning. Learning hindi lang sa academic-wise, theoretical knowledge. Learnings mo in life na ma-apply mo talaga sa buhay mo. I think college, yun talaga yung growth eh. That's the growth period, era ng bawat isa. Kasi dun yung years na i-make and break ka talaga. And para sa akin, para siyang roller coaster. Alam niyo yung parang cliche na roller coaster siya na isinakay mo yung sarili mo kahit hindi mo alam kung kailan siya pwedeng tumigil. Or kung ano yung may experience mo along the way na mamaya sobrang masaya pala siya or mamaya sobrang nakakatakot pala. Pero alam mo na mayroon kang gustong makuha sa huli, which is yung happiness. Or in college terms, yung diploma mo or yung degree. Actually, tatlo lang yung pinili kong school. UP, UST, and HSI. Then, two of my schools, yung UST and UP, tinanggihan nila ako kasi siguro hindi ako magaling. Hindi ako magaling. Sabi ko, wala pa akong school. Anong nagagawin ko sa buhay ko? Wala akong school. So, pumunta akong HSI. Pagpunta ko, wala na yung pharmacy and yung medtech. So, ang natitira na lang is biochem, PTOT, SLP. Then, sabi ko, ayoko mag-biochem because their biochem course is so nice. Kasi 2 to 3 years lang siya, then you can go through medicine na. So, parang ang lapit lang sa dreams ko, diba? So, sabi ko, pwede din yon. But then, I was unsure pa of myself. Sabi ko, magpa-medicine pa ba ako? Mano kung hindi ko na pala gusto mag-medicine at magpo-fallback tayo sa course natin. So, naginap ako ng course na yung fallback is maganda and makaka-help sa family ko. So, that's it. Kaya ako po pinili ang SLP. Hindi ko nga po alam kung ano yung SLP eh. Ang alam ko lang, tinuturuan nila yung mga taong magsalita. And that's my perspective on that. Kung i-describe ko yung college life ko, it was nerve-wracking, destroying, but it was unforgettable. Ang dami-dami kong natutunan during my stay in HSI. And yung HSI, para nila ako sinapak-sapak. Naiyak ako. Para nila akong dinurog-durog sa pagkatao. Pero we're here after natin madurog yung bits and pieces natin na buo natin. So yung first year ko, it was a bliss. Ang bilis-bilis kasi 13 lang kami na sa classroom. Because we're section 2. Dalawa yung sections. Section 1 was fall. So, I think hindi din nila in-expect yung pagiging madami ng mga students. So, first year subjects were mostly high school subjects. So, madali lang siya for me. Since hindi ko pa alam yung kinukuha ko, masaya pa ako. Masaya pa ako sa life ko. Like, talagang masaya pa siya dahil madali pa siya. Second year was fun. Second year kasi mas naging equal kami as a batch. So, hinati siya. 30-30. And dito ko din na-meet yung like click or yung group ko na mga kasama ko siguro forever or sila yung mga kasama ko talaga for like the rest of my professional years. Wala akong masyadong maalala sa second year days ko, pero I remember the fun times kasi first year pa lang ang mindset ko talaga Latin honors all the way, like talagang suba ko vlog! Ganun talaga siya. But I think having a great mindset allows you to make good things or allows you to have great things in the future. Dahil sa mindset na yon, salamat sa mindset na yun. Binugbog ko ngayon sarili ko sa studies. Like talagang, minsan 5 hours lang ako matulog per day. Dahil nagre-review talaga ako. Before ako matulog, pagising ko magre-review din ako. I remember one time, second year, Anaphysio. Anaphysio po is yung about the body. So, Anaphysio,
And we have an exam which is a cover-to-cover exam. Ang cover-to-cover po is lahat ng tinuro. So, yun yung cover-to-cover exam namin. And hindi ko makakalimutan yun because it's all the systems of the body. So, imagine niyo kung ilan yung system sa body. And yun po yung aaralin mo lahat. So, may parts, may process, may kung may physiology. So, may kung ano-ano siya. So, hindi ko po tinulugan. Hindi po ako natulog. Like, that's really the pinpoint of myself. Hindi ko talaga tinulugan yun. And I clearly remember na sa sala ako natulog for 1 hour. So, ang exam namin ay Friday. Thursday pala nagre-review na ako hanggang gabi. Then, natulog ako from 12 to 1 a.m. Then, gising ako the whole day. Then, naantok na antok ako sa exam na talagang, alam mo yung feeling na parang hindi mo makaya yung sarili mo kasi gusto mo na matulog. Like, talagang, ano na, it's okay. Gusto ko na matulog. Like, sobrang, oh my God. But, we made it. We made it through the days and the night. Third year, eto na. Eto na yung, third year was really challenging if I would describe it. Kasi yun na yung proper years namin. Proper years po is, yun na talaga yung parang shifting na kung saan proper years na siya. Ibig sabihin, yun na yung mga matututunan mo and yun na yung mga ibabaon mo for your work. Hindi na siya tulad ng dati. So, mayroon kaming artic. Kung alam niyo yung articulation, human development. Sabi ko, ano to? Like, parang, ano tong pirasok ko? Like, hindi ko alam. And dahil doon, yung dating masipag, mas nabawasan na yung sipag ko. Pero I think, parang ganun pa din naman siya. Mas pinrioritize ko lang yung health ko and mas naging organized lang ako sa life ko. Kapag hindi ko na kaya mag-aral, tama na. Tama na. Yun na yung best mo eh. So, I have always been telling myself na, oh, pahinga tayo. Pagod na tayo. So, antok na tayo. Hindi na natin ma-absorb to. Matulog na, matulog na. And, fourth year, that was the worst. Kung i-describe ko yung year na yun, that was the worst. Because, that was like really the nerve-wracking days. Yun talaga yung pinaka worst. Yun yung pinaka nakakapagod na year. Honestly speaking, yun yung year na parang ayoko na. Inisip ko, gusto ko lang pumasa. Gusto ko lang gumraduate. Gusto ko lang maging proud sa akin, si mama, si papa. Gusto ko lang matapos to. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko na umuwi. Palaging ganon. Papasok ko na school. Year of breakdowns ko. Like, parang feeling ko, every time, siguro, yakapin lang ako ng friend ko, baka maluha ako sa school. Habang nagawa ako ng thesis namin, umiiyak ako. Tapos, may time pa na, 2 beses ako nagkape. Tapos, parang, sabi ko doon sa friend ko, after ko ng second coffee ko, hindi kita ma-replyan kasi sobrang nagpapalpitate ako. Sobrang hindi ko magawa ang mag-type para, oh my gosh. And, I hide those tears up until now. Hindi alam yun ng parents ko na I was really that low, low of my life. Pero sila yung inspiration ko sa journey ko na. Sabi ko, para sa inyo to, gagawin ko to kay mama at papa. Gagawin ko to para sa kanila. Kasi nakita ko din yung hard work ng parents ko and sabi ko, isa lang tong way para maging proud sila sa akin. And I'm really happy kasi fourth year then, third year and fourth year, dun ko din nakilala yung EXO, which is I'm really, really grateful for them. Yung sila sa mga point na panahon na ayoko na, pero nakita ko sila, sabi ko, hindi, mag-aaral tayo kasi gusto ko sila makita pa ng live. So, makapunta pa ng Korea, tapos makapunta ako sa fan meet nila, makapunta ako sa fansign nila. Madami pa akong dreams na gusto ko makuha dahil sa kanila. And I'm really grateful sa kanila kasi sila yung nag-push sa akin. Aside from my parents, just always pushing me. Para mas nag-push pa sila, binigyan pa nila ako ng strength na i-continue yung laban ko everyday. And coming in fifth year, so fifth year culminating, nakakapagod siya. Fifth year was culminating. Nakakapagod siya pero masaya siya kasi nagbibigay ako ng intervention sa kids ko. And doon ko na realize, I really love kids. I really, really like kids.
sa bawat thank you ng parents, sa smile ng kids ko, sa bawat yakap. Doon yung bumapawi ng pagod ko and doon ako namigay masaya. So through the years, marami ako na-learn. One is yun nga, everyday is a learning. A new learning. So palagi ko yung sinasabi sa sarili ko para hindi ko na-pressure yung sa sarili ko. Kung hindi ko pa alam, okay lang. Kasi yung malo-learn natin to. And two, don't be too hard on yourself. Hindi mo na kaya magpahinga ka. Mas maganda yung bumagsak ang maganda kaysa bumagsak ang pangit. Truth! Truth! So, mas magpahinga ka kasi mas gagana yung brain mo. Yung executive function mo mas gagana. So, it will help you. Three, have a great mindset. I think yun talaga yung pinaka nag-help sa akin para makuha ko kung ano man yung meron ako ngayon. Mindset pala na kahit hindi mo kaya, kahit kunwari yung pinakamahirap na subjects, ay kaya ko ma-100 yung exam. I think that really helped me. Kasi mas nabuboost ko yung sarili ko, mas nakapag-work ako, and mas nabibigay ko yung effort. And lastly, to make most out of your 4 to 5 years sa college. Enjoyin nyo guys. It's really a wild, wild ride. Pero yun yung ride na talaga hindi mo makakalimutan. Nandun yung growth mo as a person, yun yung growth mo as an individual, nandun din yung growth mo as a professional. Kung ano man yung magugustuhan mong course, so puntahan nyo yung mga gusto nyong puntahan, magwalwal kayo, malasing kayo. Hindi, pag 80 na. Pero magpaalam kayo sa magulang nyo. Then, mag-celebrate kayo ng mga birthday, mga debut ng mga friends nyo, and yung mga bawat gatherings ng mga simpleng tagumpay nyo sa life. Enjoy nyo yan, guys. So to my parents, salamat, salamat sa lahat, salamat sa suporta. Salamat kasi kayo yung pinaka naging inspirasyon ko sa life ko. Salamat, palagi kayo nandyan. Salamat kasi pag tinitignan ko kayo, nabuboost na yung sarili ko. Sabi ko, para to kay mama at papa. Para maging proud sila sa akin. Especially, my mom and my dad really works hard to give us a good life. Kaya parang sabi ko, ito na yung boosting energy ko na parang, kailangan mas times 10 yung mabigay natin sa kanila. And I just want to give my parents a beautiful and a comfortable life. So sabi ko, mag-aral kasi ito lang din yung hinihiling nila sa amin. Mag-aral na mabuti. To my friends, iisa-isahin ko kayo kasi gusto niyo to. To my OGs, si Angela, si Yvonne, si Jai, si Andeng, si Nina, si Isa, si Mitzi, si Gail, si Trisha, si Jazz, si Mylene. Thank you for making my life really memorable. Thank you. Thank you kasi kayo yung naging safe haven ko, naging comfort zone ko sa HSI. Thank you sa lahat. Sa lahat-lahat. Alam nyo na yon. Thank you sa lahat. Alam nyo yung pinaghirapan natin. Ito na guys. Ito na yung culminating ng paghihirap natin. At nakita ko yung bawat isa sa atin na grow. And see you soon! Kailangan magkita-kita tayo. So see you soon. And to my blockmates, congrats to us guys. To my faculty, to SLP faculty, thank you po. Sobrang malaking bahagi ng faculty namin. Sa growth din namin and sa tagumpay namin in HSI. Thank you sana po. Kayong matulungang mga bata. Marami pa kayong matulungang mga estudyante. And marami pa kayong makamit ng mga dreams nyo. Kahit hindi po ako madasalin, I'll always try to include you in my prayers. And to EXO, boy, salamat! Ito na, may speech pat na kayo. Sa susunod, doktor! Sa susunod, doktor! Salamat kasi sila talaga yung nag-push ako. Naiyak ako. Hindi nyo alam kung gaano kalaki yung impact sa akin ng ex. Parang lalo na sa darkest days sila. Darkest days ko, gusto ko lang sabihin, continue making music, continue being happy. Dito lang ako para mag-support sa inyo. We are one. Sarang nga dyan. And to God, thank you Lord. Alam ni Lord yung bawat prayer ko na maliliit habang naglalakad. Along the way, along the internship. Bawat dasal ko na maliliit. Bawat thank you ko sa lahat ng blessings na binigay niya sa amin.
sa lahat ng gabay na sana magawa ko to yung day ko. Sana malampasan ko tong day ko. Lord, thank you. And Lord, grad gift naman na jowa. Kahit jowa lang. Pero salamat po. Salamat po ng sobra. And lastly, ang pinaka-pinaka salamat ako, self. Kay Tristan, salamat. Salamat hindi ka nag-stop. Salamat at binagpasensya mo yung sarili mo. Salamat at ang galing-galing mo. Sobrang proud ako sa iyo sa lahat na nakamit mo. And salamat. Sa med school ulit lalaban tayo. Hey guys, so ito na siya. So this is the end of my college chapter. So ito na yung culminating activity natin. And my culminating video. Thank you for the 5 years. And see you for more years to come. More years dahil mag-med school tayo. So ayun guys. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. Took the morning ride to the place where you and I were supposed to meet. City on the echo of my thoughts are spinning on and on. I can't see. We'll be back to you guys. They lead me back to you. We got there. When we got there. I keep coming back to you. I found a place up in my mind where no one else can see. Maybe it's faith that we lose control. Circles around we go. Become who we are to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Ooh. Oh, I need the very air I breathe. Oh, 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 oh. Yeah. So I'm coming home to you.
Okay, so you see his alpha. Hey guys, it's Tris. And today is June 6, 2019. Tandaan niyo tong araw na to, guys. Oh my gosh, grabe yung sobrang kinakabahan ako. Kasi ngayon, pipili kami ng rotation sites namin for internship. And kinakabahan talaga ako. So we have to choose, like, ngayon natin ididikta yung ano natin, yung magiging kapalaran ko in the next 11 months or one whole year. Kasi magsa-start siya ng July, mag-end yung aming internship ng May. Naiyak nga ako eh, kasi sobrang kinakabahan ako. Kasi feeling ko lang hindi pa ako prepared. Pero you will never be prepared. Alam nyo yun, parang gusto ko i-prepare yung sarili ko. But kasi ito yung pinili ko, guys. Gusto ko mag-look. Bakit? Kikita ko tong video na to, tapos parang magiging may inis ako sa sarili ko kasi nakabahan talaga ako kasi feeling ko hindi pa ako prepared. Pero nakapasa ako, so bakit ako nakapasa kahit hindi ako prepared? Siguro kasi I'm setting too much expectations sa sarili ko. Parang sobrang antas-taas ng expectations ko sa sarili ko. Kaya to the future self, huwag ka na mag-expect masyado ng madaming-madami sa utak mo. Alam mo, mas maging masaya ka sa kung ano yung ginagalawan mo ngayon. Mas maging kompante ka. Kasi ako, sobrang perfectionist akong tao. Sobrang parang kailangan all over the top, over ganyan. Kahit hindi na kinakaya ng energy, kahit hindi na kinakaya ng pagod na ako, push pa din. Kasi it's for my family. It's for my mom and my dad. Hey mom! Naiyak tabi ako. Ay, mom, sana maging proud kayo sa akin sa future. Sana maging proud kayo. Sana tama tong decision na mga pinili natin. Sana tama tong pinanggagagawa ko sa buhay ko. Oh my gosh. Sobrang kinakabahan talaga ako. Parang sobrang, oh my gosh. Kaya kayo, huwag kayo mag-selfie. Charot lang. It's a really nice course. Sobrang ganda ng course na to. Sobrang challenging na nga lang. Sobrang, siguro pag binalikan ko, tumatatawa na lang ako sa sarili ko. Sana na talaga makaya ko. Hi, self. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit anong mangyari, I'm proud of you. Proud ako sa sarili ko. Proud tayo sa sarili. Tandaan mo yan. Kasi wala namang magmamahal ng iba sa sarili natin. Kung hindi natin mahal yung sarili natin, sino pa magmamahal sa atin, di ba? See you guys soon.
You're my flashlight.